Sa video ng ito ay i-share ko lang kung paano ko nilinisan yung aking drivetrain at kung paano ko na rin ito inaalagaan. What's up again mga kapadyak? Isa ka rin ba sa gusto matanggal yung nakadikit na grasa o langis sa cogs, chain, crankset at RD mo? Kaya for today's video ay i-share ko kung paano ko nililinisan yung drivetrain ko at paano ko na rin ito inaalagaan. At bago yan ay magpapakilala muna ako, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito pa'y gumagawa ng video about sa pagbabike tulad ng biking vlog, unboxing vlog at nagbibigay rin ako ng sobrang dami tips, tutorial, DIY hacks, bike review. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula ka pa lang sa sport na to, tamang-tama ka sa pinuntamong channel. Kaya huwag mong kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe ka na rin sa baba at i-click mo na rin yung bell button para lagi yung update sa mga bago kong video. So yun mga kapadyak, bago natin nilisan yung ating drivetrain, ano nga ba yung mga kailangan natin? Siyempre, una na dyan yung degreaser. Ano nga ba yung degreaser? Ang degreaser, sa'yo nagpapalambot sa nakadikit na grasa, langis sa ating cogs, chain, RD at crankset. Kaya malaking tulong yung ating degreaser sa paglilinis ng drivetrain. Pero kung wala ang degreaser, pwede mo rin gawin yung ginawa kong DIY degreaser. I-click mo na lang dito sa taas at effective din siya sa paglilinis. Pero kung merong anumang degreaser na ginagamit sa bike mo, ay mas okay. At marami rin klase ng degreaser na ginagamit pang linis sa ating drivetrain katulad ng WD-40 at iba pa dyan na ginagamit. Pero meron ding ginawang degreaser para sa bike katulad nga ng ginagamit kong 420 formula degreaser. Pangalawa natin kailangan ay syempre yung tubig. At yung pangatlo ay gagamit ka ng brush, kahit anong brush na pwede natin ipangkuskus sa cogs, chain, RD at crankset. At yung pang-apat ay yung chain lube. Kailangan natin ng chain lube kasi pag nilinisan natin yan, mababasa ng tubig. Kaya kailangan natin lagyan agad ng chain lube bago pa yan kalawangin. Kahit anong klase pa ng chain lube ang ilagay mo dyan ay pwede, pero meron ding mga ginawang chain lube para sa ating bike. Katulad ng Mudcrat chain lube, Zepal, at marami pang iba. Kasi pag gagamit ka ng ibang chain lube katulad yung mga ginagamit sa motor, minsan mabilis siyang mangitim o mabilis dumumi. Siyempre, pag dumumi, lilinisan mo ulit. Kaya meron yung mga chain lube na ginawa para sa bike na hindi agad-agad siya dumudubi katulad ng Mudcrank at Zepal. At yung ginagamit ko sa akin na yung Mudcrank. At may dalawang klase din sa chain lube, yung dry and wet. I-explain muna natin kung ano bang pinagkaiba ng wet lube tsaka dry lube. Para alam nyo rin kung anong lalagay yung chain lube pagkatapos yung linisan yung drivetrain nyo. Unahin na natin yung wet lube. Yung wet lube, ginagamit siya sa tag-ulan dahil hindi siya agad-agad namawala sa chain kahit matalsigan ito ng tubig. Yung dry lube naman, ginagamit siya sa tag-araw o summer dahil pag nilagay mo siya sa chain mo, mabilis siyang matuyo. Pero kahit natuyo na siya, nandun pa rin yung langis na yon, yung lube. Kaya hindi siya agad nakakapitan ng alikabok at mga dumi. Kasi ang nagsasanhi naman kung bakit nangingitim yung ating cogs, chain, RD, crankset, dahil pag nilagay mo yung lube, tsaka napunta ng alikabok yan, dahil kumapit nga yung alikabok sa langis, dudumi yan at yun ang magiging sanhi ng pag-itim. Pero yung dry lube, hindi siya ganun ka-itim pag nilagay mo siya sa drivetrain mo. Meron pa rin itim pero konti lang, hindi yung sobrang itim na katulad ng normal na langis na nilalagay natin sa drivetrain natin. Kaya maganda gumamit ka ng chain lube pang bike para hindi agad-agad to dumumi. Yung wet lube naman, mabilis din siyang kapitan ng dumi dahil hindi agad-agad siya natutuyo. Pag nilagay mo siya sa may chain mo, tapos binike mo, pinedal mo, tapos nadaan mo sa alikabok, yung alikabok didikit doon sa may wet lube, tapos yun ay magsasanhi ng pag-itim ng cogs, chain, RD, crankset. Kaya kung gusto mo nang hindi madumihing drivetrain, ay gumamit ka ng dry lube. Pero i-depende mo rin sa season, kung tag-ulan ba siya o tag-araw. Kasi pag ginamit mo yung dry sa tag-ulan, tapos naulanan yan, nabasa, mawawala na yung lube, maglalagay ka uli. Kaya dapat meron ka na yung dalawang lube. Pero kung di mo naman kaya bilhin yung dalawa, pwedeng isa na lang. I-depende mo na lang sa season. So yun mga kapadyak, kung kumpleto ka na sa gamit sa paglilinis ng ating drivetrain, ay pwede na nating simulan. Sa mga magtatanong kung saan mo naman mabibili yung 420 degreaser tsaka yung Mudcrank chain lube, ay ma-order mo to sa Shopee. Search mo lang yung Tipid Bike Parts o lalagay ko na yung link sa description. Simulan na nating linisin yung ating drivetrain na itong project bike ko. So yun mga kapadyak, habang sineset-up ko nga yung pagbablog ko dito sa paglilinis ng drivetrain ng ating bike, ay dumating na yung order ko sa may Shopee o sa may Tipid Bike Parts na Zepal chain lube. Kaya buksan na rin natin siya ngayon. So yun mga kapadyak, buksan na natin itong pinadala ng Tipid Bike Parts, yung in-order ko. Lagyan mo natin ng alcohol yan para ma-disinfect. Buksan na natin. So yun mga kapadyak, ito na yung Zepal loop. Tatlong piraso to pero isa rin in-order ko. Dinagdagan rin ni Tipid Bike Parts, kaya salamat sa Tipid Bike Parts. Yan, tignan na natin. At ito na rin siguro ilalagay ko pagkatapos ko linisan yung drivetrain ko. Hindi na yung Mudcrank. I-try na rin natin itong Zepal. Ito yung Pro Dry 350. Nakalagay pa yung price pag-order kayo sa kalila. Yung isa, yung Extra Wet 500 pesos naman siya.
Mas mahal to kasi extra wet o para siyang wax. Ito, ito yung parang wax yung isa. Chain wax. Extra dry tsaka extra wet. Yung isa naman, pro dry. Wala tayong isa, yung pro wet naman yung isa eh. Kaya ito lang yung pinadala sa atin, kaya okay na rin yan, tatlong piraso. Magagamit na rin natin ito ng matagal na panahon. So yun mga kapadyak, kailangan din pala natin ng bike stand para malinisin natin mabuti, para mapaikot natin siya o mapidal. Ganyan, para mas madali natin siya malinisan pag may bike stand. So yun mga kapadyak, kung makita nyo yung cogs ko, napakaitim na rin, yan. Pero dito sa taas, walang masyadong itim kasi di ko nagagamit itong malaki, napakagaan kasi nan, dito lang ako banda, yan. Diba? Maski yung crankset doon, napakaitim na. Maski itong pulley ng RD. Oh, napakaitim, diba? Pero pag ginamitan natin yan mamaya ng degreaser, itong formula for 20 degreaser, parang magiging bago ulit yan. Tapos lagyan natin ng lube para hindi kalawangin. Kaya simulan na natin linisin yan. Sa paglalagay ng degreaser, konti-konti lang yung pag-spray. Lagyan lang natin ang buong degreaser ng part ng cogs. Tapos kung nakikita nyo, natatalsikan ko yung rotor. Dahil itong 420 degreaser, pwede rin siya sa rotor. Ayan, nakasulat pa. Rotor tsaka sa caliper. Kaya kahit i-spray natin yan, hindi yan makakontaminate. Yan. Kaya okay lang yan. Pero bago mo i-spray yung degreaser mo sa rotor mo din, make sure mo na water-based yung degreaser na ginagamit mo. Yung hindi siya nakakakontaminate. Kasi ibang degreaser, pag in-spray mo sa rotor, iingay yan pag pinreno mo. Eto, pwede siya sa caliper tsaka sa rotor, kaya walang problema dyan. Sprayan lang natin ang cogs. Maski itong RD. Sunod natin itong crankset. Tapos yung chain. Sa pag-i-sprayin ko ng chain, pinapaikot ko siya tsaka ko i-sprayan. Ipapaikot ko palikod. Yan, para pati itong cogs nalalagyan. Tsaka natin, iwan siya ng 5 to 3 minutes para yung degreaser pumasok sa mga loob ng langis na dumikit saka sa grasa para mapalambot niya. Saka na natin siya brushin. So yun mga kapadyak, ganoon lang naman kadali mag-spray ng degreaser dito sa ating cogs, chain, RD at crankset. Di mo naman kailangan nunurin ng degreaser yan para malinisan mo. Kaunting spray lang, matatanggal niya na yan. Tsaka iwanan mo lang siya ng 5 to 3 minutes para lumambot yung mga grasa ng dumikit tsaka na natin siya brushin. At pwede mo rin tanggalin yung chain, yung mga chain na may missing link para mas malinisan mo mabuti. Ako di ko na tinatanggal kasi napaka-hassle naman kung tanggal-kabit ka ng chain kapag naglilinis ka. At pwede mo rin tanggalin itong gulong dito sa frame para malinisan mo mabuti itong cogs, para mabrush mo mabuti. Pero yung iba di na tinatanggal, natatakot baka mawala sa tono. Pero pwede mo rin tanggalin yan. Kung nawala man sa tono yan, meron akong ginawang video kung paano magtono na itong RD, i-click mo lang dito sa taas. Pero ako, di ko natatanggalin to dahil pwede naman siyang malinis kahit di mo siya tanggalin. Pero mas madali lang kung tatanggalin. Yun lang yung purpose nun, mas madali mo siyang malilinis kung tatanggalin mo. Pero magtotono ka pa kung mawala man siya sa tono. Pero di naman agad-agad mawala sa tono yung pag tinanggal mo yung gulong tsaka binalik mo. Sa chain naman, kung may missing link yung chain mo, maganda yon para malinisan mo mabuti. Pero kung walang missing link, napaka-hassle naman kung tatanggalin mo siya ng chain cutter tsaka mo siya ibabalik, di ba? Baka lumuwang na yon pag nagbabike ka, biglang mapugtas. Kaya dito mo lang siya ninisin sa mismong bike mo. So yun mga kapadya, pwede natin siyang brushin tsaka nakita yung chain nandito sa bandang gitna, ibaba mo na natin siya dito sa pinakababa. Pag naibaba na natin, brushin natin dito sa part ng taas. Tapos pagulungin lang natin yan, pedalin natin. Ganyan lang naman yung pagbabrush, ilagay mo siya dun sa may cogs, sa mo paikutin. So yun mga kapadyak, nakita nyo naman, bumalik na siya sa dati niyang kulay. Ito yung nabrush, ito hindi pa nabrush, nakita nyo may mga itim pa. Yan, napaka-effective ng degreaser ng Formula 420, natanggal niya yung mga itim. Hindi pa nabubusan ng tubig, hindi pa nababanlawan. Sunod na natin itong nasa baba. Ngayon, yung chain naman natin, ipunta natin dito sa pinakamalaki. Tsaka na natin brushin itong mga maliliit na plato. Pagkataas ko siyang brushin, dinodoble ko lang ulit brushin yung taas, saka sa baba, lalagyan ko ng degreaser itong brush. Tsaka ako siya i-brush dito sa my cogs. Sunod na natin i-brush itong pulley ng RD. Sunod na natin brushin itong chain tsaka itong crankset. Dahil tapos na natin i-brushin yung RD taas yung cogs.
So yun mga kapadyak, pagkatapos natin lagyan ng degreaser at brush niyan, banlawan na natin siya ng tubig. So yun mga kapadyak, pagkatapos natin banlawan, punasan natin ng basahan yan para mabawasan yung mga tubig na nalagay sa chain tas cogs para di kalawangin. So yun mga kapadyak, tapos ko na ninisin yung aking drivetrain at nalinis naman ng 420 degrees air yung aking drivetrain, yung cogs, RD, chain at crankset. Ang kulang na lang dyan, ilalagyan natin siya ng chain lube na Zepal kasi wala pang chain lube yan. Pinunasan ko lang siya ng basahan para yung mga tubig ay maalis na nakalagay sa ating chain at cogs ba kasi kalawangin. Eto na ngayon yung cogs natin mga kapadyak, wala na yung itim-itim niya dito. Wala na, maski dito sa malaking plato niya. Maski yung ating chain, natanggal niyo yung mga itim. Maski yung RD, yung pulley ng RD, wala na itim dyan. Kaya effective na effective yung 420 degrees air at naalis niya yung mga nangingitim dyan. Sa crankset naman ay natanggal niya yung mga itim dyan at malinis na ulit siya. Okay na okay, kulang na lang siya ng chain lube. Itong cogs, bumalik na yung kulay niya, naging puti na siya. Ayos yung 420 degrees air, napaka-effective niya pang linis sa ating drivetrain. Kung gusto mo order, yung link nasa description. Order kay Tipid Bike Parts. Tapos maraming salamat din Tipid Bike Parts sa padagdag niyong chain lube, yung Zepal, na itratry ko ngayon dito. So yun mga kapadyak, lagyan na natin siya ng chain lube. Ito, chain wax naman to. Lagyan na natin siya sa drivetrain natin. Extra dry itong gagamitin ko. At Zepal yung gagamitin kong chain lube, hindi yung mud cramp. Lagyan na natin siya. May part siya na maliit lang yung parang butas niya na maganda na rin para pakunti-kunti yung nilalagyan nating lube para di maksaya. Tarayan natin ipatak dito. Nakita niyo yung kulay puti na yan. Pa isa-isang link ko nilalagyan ng chain wax para lahat malagyan. So yun mga kapadyak, tapos ko na siya nalagyan ng chain lube. Parang wala lang siya pero nilagyan ko yan. Pag pinahid mo yung kamay mo dyan, yan, mararamdaman mong may langis. Pero nakakan agad siya, parang natuyo yung pinedal ko dito. Nawala agad yung lube. Titignan natin kung nangingitim siya. Kasi sa presyo niya na 500 pesos isa, na siguro naman ay maganda ng klase na hindi nangingitim. Pero siguro meron pa rin siguro ng konti na nangingitim yan. Itratry natin, i-update ko kayo sa mga susunod na video. Kung hindi nangingitim ang Zepal lube, yun, o kaya yung Zepal na wax, chain wax. So yun mga kapadyak, ganun ko lang naman nililinis yung aking drivetrain, kaya hanggang dito lang ang ating video. Kaya kung may natutunan ka at nagustuhan mo itong video ito, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko kung gagawa pa ako ng ganitong klase ng video. At i-share mo naman sa kaibigan mo para malaman niya rin kung paano maglinis ng drivetrain. Mag-comment ka sa baba na mga gusto mong malaman sa pagbabike, susubukan natin sagutin yan. At subscribe kapag di ka pa nakasubscribe, maraming video ba tayong gagawin? At maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta. Kaya ngayon 26k subs na tayo. I-road 30k na natin yan mga kabadyak. Kaya maraming salamat. Ride safe sa inyo palagi. Peace out.